Ako po si Ashley, taga Samar, but working dito sa Makati. Una ko pong napainggan ang channel nyo noon ay tulog ako sa boarding house ng pinsan ko. Hilig niya rin talaga makinig ng mga horror stories. Yun yung pambatulog niya, which is nagaya ko na rin. At ito nga, since tumatanggap kayo ng true stories, isishare ko na rin sa inyo yung kwento ko. Sana po ay mabasa nyo. Fiesta noon sa baryo ng isa naming barkada, si Shirley. Apat kami nung sumama sa kanya pa uwi. Ako, si Nico, Leslie at Glenn. I can say na itong baryo nila ay sobrang layo kung babiyahihin. And worst, tricycle lang ang pwedeng sakyan. May dala naman kami nung sasakyan pero iniwan namin yon sa isang lodging house sa bayan. Doon muna kami nagpalipas ng gabi sa bayan bago nagbiyahe ng madaling araw. Grabe boss, kung may mas liblib pa sa lugar na yon, ewan ko na lang. Pero ang cool lang talaga kasi para silang maliit na community na magkakakilala ang lahat ng tao. Kaya nang dumating kami kinabukasan ay pinagtitinginan talaga kami ng mga taga doon sa anila. May bumabati sa kaibigan ko at tinatanong kung sino kami. Sinabi lang niyang mga kaibigan kami at minadali na kaming sumunod sa kanya. Huwag na daw naming pansinin kapag may bumati sa amin. Pagdating sa bahay nila ay maraming taong nandoon. Nalaman naming mga kamag-anak nila yon. Pinakilala niya kami sa lahat. Naging mainit naman ang pagtanggap nila sa amin. Nataranta pa nga sila noon na hainan kami ng makakain. Nasiyahan ako noon sa mga kamag-anak ni Shirley. Kung sana ay may ganun din akong kalaking pamilya, ang saya siguro. Sinabihan kami na magpahinga muna dahil kinagabihan ay pupunta ro kami sa peryahan. Mas lalo akong na-excite noon boss. Nung bata kasi ako ay madalas din nung magkaroon ng peryahan sa lugar namin tuwing papalapit ang fiesta. Kaya muli akong nasabik noon sa mga palaro. Bago kami umalis ay nagbili ng lola ni Shirley na huwag masyadong magpagabi. Iwasan din daw namin na maipagbatian sa hindi namin kakilala. Kapag may sumagi daw sa amin ay sagiin din namin. Huwag din daw namin kalimutang magsabi ng puwera usog, puwera bati, puwera aswang kapag hindi naaganti ng pagsagi. Muli ko na namang naalala yung kabataan ko. Ganyan din kasi ang lola namin. Masyadong maraming pamahiin. Agad kami nung nalibang sa kakalaro ng color game. Di na namin napansin ni na Leslie na siksika na pala doon sa pwesto. Kung hindi pa ako nun lumingon ay hindi ko malalamang wala na kaming madadaanan. Nagulat naman ako nun dahil biglang dagsaan ang mga tao. Biruin mo ang daming tao sa liblib na baryo. Hinanap namin noon si Glenn. Doon kasi sila naglalaro sa may hinahagisan ng coins. Naipagsiksikan na kami noon para makalabas. Hingal naman kami ng makaahon mula sa umpukan. May naasunod pa nga noon na masamang tingin sa amin dahil siguro nasiku namin nang padaan kami sa anila. Humingi kami noon ng paumanhin ni Leslie at may binulong-bulong ito. Ako naman ay hindi ko nalang pinansin. Alam naman kasi nilang may dadaan pero hindi sila nagpadaan. Nakalimutan ko noon ang bilin ng lola ni Shirley dahil sa bigla akong nakaramdam ng inis. Para asing sinadya nila na mag-umpukan. Kung di ko pa alam, ang ibang kalalakihan doon ay gusto lang maka-chancing. Yun ang laman ng isip ko. Bandang alas 10 ay nagaya na akong umuwi dahil biglang sumakit ang tiyan ko. Pairamdam ko pa ay bigla akong nanghina at nahilo. Nang pauwi na kami ay namilipit na ako noon sa sakit. Sukang-suka na rin ako pero wala namang lumalabas kundi tubig. Maya-maya noon ay may biglang humuni. Napatanong noon si Leslie kung ano. Mahigpit naman akong hinawakan ni Glenn at mabilis na naglakad. Nagsalita na rin noon si Shirley na bilisan namin. Naramdaman ko ang pagkataranta at kaba sa boses niya. Parang huni yun ng ibon na parang sa tao rin. Basta sabi nila nakakatakot daw. Pero hindi ko gaanong napansin dahil sa sobrang hapdi ng sikmura ko. Pagdating sa bahay ay agad kaming sinalubong ng lola ni Shirley. Tumakbo na kasi si Shirley noon para sunduin siya. Nag-alala din yung lola niya. Sabay hila sa akin papasok ng bahay. Sinarado niya ang pinto pati mga bintana. Mukhang nasundan daw kami. Kwento nun ni Glenn, may parang napakalaking ibon na paikot-ikot sa bahay ni Shirley.
Panay ang huni nito. Maya-maya daw ay bumabagsak ito sa yero. Tapos kumakalusko sa dingding. Parang galit daw yung hayop kung ilalarawan pa yun ni Nico. Agad hinaplos ni Lola yung tiyan ko ng langis na may halong mga ugat-ugat. Sunod ay luyang dilaw na dinasalan pa niya. Medyo guminhawa nun ang pairamdam ko. Sinabi niyang may nasagi daw ako siguro na aswang, pero hindi ko nagantihan. Hindi ko rin daw nasabing puwera aswang. Kabilin-bilinan daw niya yon, pero wala daw akong sinunod. Nasermonan tuloy ako nun bigla ng lola. At tiyak, kapag nalaman yon ng lola ko, ay sermon din ang aabutin ko. Naalala ko nun nang lingunin ko ang mga nakaumpok nun na dinaanan namin. May isang matandang lalaki nun na grabe yung pagkakatitig sa amin, lalo na sa akin nang hindi ko ito pinansin. Sabi ni Shirley ay nakita din daw niya yon, pero hindi pamilyar yung itsura. Babatiin nga daw niya sana, pero nang muli niyang tingnan kung saan ito nakatayo ay bigla na lang itong nawala. Hinanap pa nga daw niya dahil may kutob siya na hindi yun taga doon sa kanila. Kapag may ganoon daw kasing may mga dayo ay binabati nila. Marami na daw kasing pumupuntang hindi taga doon para lang mambiktima. Kung hindi daw ako naniniwala sa aswang, pues maniwala na daw ako dahil isa ako sa naging biktima nito. Hindi raw kasi ako nagsabi ng puwera aswang. Good day po sir at sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Chin. Palayaw ko po yan. Itong kwentong iahantog ko sa inyo ay tungkol po sa nangyari sa akin doon sa lugar namin. Naatira po pala kami noon sa isang liblib na lugar sa Nueva Ecija. Nasabi kong liblib dahil bihira ka lang na may makitang malalaking sasakyan doon. Kung hindi tricycle, ay motor na single lang ang nakakapasok doon sa lugar namin. Naranasan ko ang sinasabing matinding hirap noong kabataan ko. Nasa grade 4 yata ako noon nang mangyari itong karanasan ko. Nag-iigib kami noon sa isang balon na nasa gitna ng gubat tuwing umaga sa aming baryo. At sa hapon naman ay nangangahoy kaming magkakapatid. Pangalawa ako sa aming tatlong magkakapatid. Lalaki ang panganay, ganoon din ang bunso. Sinasama talaga ako noon ng kuya ko sa gubat para mangahoy. Nakahiligan na rin namin noon tumingin doon sa tambakan ng basura kahit pinagbabawalan na kami nung pumunta ni nanay. Malayo na raw kasi yon at masukal pa ang daan. May madadaanan pa kaming maliit na sapa bago makarating. Tambakan talaga yon ng mga basura galing pang lungsod at ibang baryo. At dahil marami rin kaming nakukuhang bagay doon na mapapakinabangan pa, kaya pinupuntahan talaga namin yon ni kuya. May dala akong palaging kahoy para pang halukay ng basura. Hindi ko alam noon kung bakit nang pauwi na kami ay nakaramdam ako ng pagkahilo. Giniginaw din ako kahit hindi naman ganun kalamig. Kinagabihan ay dinapuan ako ng mataas na lagnat. Hindi ako nakapasok noon kinabukasan. Buong araw akong nakahiga. Isang gabi noon ay naging balisa ang pairamdam ko. May naramdaman akong nagtatakbuhan sa balat ko. Nakarinig din ako ng parang mga hagik-gik. Di ko alam kung guni-guni ko lang yon o dahil kinukumbulsyon ako. Parang may maliliit na nilalang na gumagapang sa balat ko. Inakala ko pang mga langgam yon. Sobrang maalinsangan na ang pairamdam ko at nangangati na yung buong katawan ko, lalo na yung muka. Napabangon ako at napaamot ng todo sa balat. Panitaboy ko rin sa napakaraming langgam na kita kong naglalakad sa balat ko. Hanggang sa yung iba ay magsugat na sa sobrang pagkamot ko. Nagising noon ang bunso naming kapatid. Ang likod ko daw kasi. Siya ang katabi ko sa pagtulog. Napalakas noon ang pagrereklamo niya, kaya nagising na rin si kuya na nasa abilang papag lang. Nagpailaw ito sa silid namin. Napatingin ito sa akin at sa kinakamot ko. Bigla itong napalapit sa mukha ko, sabay tanong kung anong nangyari sa akin. Pulang-pula daw ang mukha ko at ang daming sugat. Nagnanana na daw yung iba, samantalang yung iba naman ay nagtutubig. Sobrang katinanon kaya napaiyak na ako. Hindi ko malaman kung saan ang una kong kakamutin.
Kanda iyak na talaga ako nun, sir. Dali-dali akong naglagay ng mainit na tubig sa maliit na palanggana. At nang matantsa kong kaya ko na ang init, ay inilublob ko doon ang mukha ko. Nagising na rin noon si nanay dahil nag-iingay at natataranta na si kuya. Pati sila ay nasindak nang makita ang itsura ko. Inis na may pag-aalalang tinanong ako ni nanay kung saan daw ba ako nagpupunta at nagkaganon ang balat ko. Nilagnat din daw ako dahil sa kaagala ko. Hindi ko masabing sa tapunan ng basura kami nagpunta dahil tiyak pagagalitan kaming pareho ni kuya. Pagpatak ng alas 4 ng madaling araw noon, dinala ako ni na kuya sa isang manggagamot. Pagpasok pa lang namin noon sa bahay ng manggagamot ay nahintakutan na siya nang makita ako. Tinanong siya ni nanay kung anong nangyari sa akin at kung bakit ganun na lang ang reaksyon niya. Hinila niya noon si nanay palayo sa akin. Maya-maya ay bumalik ito na may bitbit na dahon at langis. Sumunod noon ay hindi ko na matandaan kung paano niya ako ginamot. May idinampi siya noon sa noo ko at nablangko na ang lahat. Nagising na lang ako na nasa bahay na at tuyo na rin ang mga sugat ko. Kinuwento na lang sa akin ni nanay at kuya ang nangyari sa akin nang lubos na akong magaling. Ayon kay nanay, nung papasok pa lang kami sa bahay ng manggagamot ay nakaramdam na daw ito ng kakaiba sa akin. Kwento ng manggagamot kay nanay, pagpasok namin ay hindi raw itsura ko ang una niyang nakita. Isang balbas saradong nilalang ang nakita niya na may mahabang tenga. Malalaki din daw ang mga mata nito at sobrang itim ng balat. Nang ginagamot na niya ako ay nalaman niyang itim na duwende daw ang nagparusa sa akin. Natamaan ko daw ng hawak kong kahoy ang isang kasama nito noong naghuhukay kami sa may tambakan ng basura. Sa galit nito ay sinundan daw ako at yun nga, pinatubuan ako nito ng katikati sa katawan lalo na sa muka. Hinaplo sa akin ni nanay yung dahon na may langis. Natanggal ang nararamdaman kong katinon at napalitan yon ng init na parabang sinisipsip sa loob ng balat ko. Ibig sabihin daw noon ay humihilom na ang mga sugat ko. Binigyan si nanay ng manggagamot ng langis. Yun daw ang ipahid sa akin sa mga sugat. May halo din daw kasi yung pangontra sa akin mula sa duwende. Kinaumagahan din ng araw na yon ay pumunta si tatay at kuya sa tapunan ng basura. Nag-alay sila doon ng itlog at manok. Humingi rin daw sila ng tawad sa pagkaasagi ko sa isa sa mga kasamahan nila. Simula noon ay hindi na ako bumalik pa sa tambakan ng basura. Nakalipat na rin kami noon ng bahay sa may bayan. Kinuha kasing tagabantay ng paupahang bahay si tatay. Kaya yun, nagkaroon kami ng libreng tahanan. Nakakatawa lang isipin na naduwende ako nung kabataan ko. Ang hirap kasing paniwalaan na may nag-i-exist na ganong klaseng nilalang at pinarusahan pa ako sa pamamagitan ng katikate sa katawan. Ito lang po ang kwento ko sa ngayon, sir. Sana po ay mabasa ninyo. Magandang araw sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Ivy. Gusto ko lang i-share yung karanasan ng mama ko noong nasa college siya. Tungkol ito sa pagpunta nila sa isang liblib na baryo sa Rojas, Capiz. Tubong Iloilo si mama at first time niyang sumama noon sa kaibigan niya na taga Capiz. Kasama nila noon ang pinsan nilang si Tita Grace. Lima doon sila noon na sumama sa kaibigan nilang tawagin na lang po nating Maria. Ang akala daw noon ni na mama ay malapit lang sa syudad ang bahay ni na Auntie Maria. Hindi nila akalain na tatawid pa daw sila ng palayan at ilog. In short, nasa liblib na lugar nakatira. May bahay naman daw sila sa bayan, pero doon daw sa baryo nila nakaburol ang tatay niya. Patay ang pupuntahan ni na mama noon at hindi fiesta. Pero nasabik pa rin daw sila noon dahil para sa anila ay isang adventure ang pagpunta sa isang liblib na baryo. Nang maarating daw sila doon ay halos mahimatay daw siya sa pagod at init. Pero nang makita daw ang lugar ni na Tita Maria ay nakahinga daw siya ng maluwag. Maraming puno at sariwa ang hangin. Medyo nabawasan lang daw ang kasabikan nang makita ang larawan ng tatay ni Tita Maria. Nakaramdam daw siya ng lungkot dahil maaga ring nawala si Lolo.
Pinaghain daw sila noon ng masasarap na ulam ng nanay at kapatid ni Tita Maria. Hapon na daw sila dumating, kaya nagpahinga na lang muna sila pagkatapos kumain. Kinagabihan daw ay nagpasya silang maglaro ng baraha. Wala pa naman daw gaanong tao ng gabing yun dahil siguro sa malayo talaga ang bahay nila. Kinabukasan ay nagkayayaan silang mamasyal sa may ilog. Nagdala pa nga sila noon ng pagkain. Nahihiya pa nga raw noon sina mama dahil may lamay pa kina Tita Maria. Pero ang nanay na nito mismo ang nagsabi na mamasyal sila. Basta daw ay huwag maghiwa-hiwalay at huwag masyadong maingay. Iwasan din daw nila na kumain ng prutas sa gubat na madadaanan nila. Kwentuhan at tawanan daw sila noon habang naglalakad. Di alintana ang layo ng lalakarin. Mas nasabik daw sila nang maarating sa ilog at maligo. Malinis daw kasi ang tubig doon. Tama nga raw ang nanay ni Tita Maria at marami silang punong madadaanan. Meron pa nga tatlong magkaasunod na malalaking balete. Nagtabi-tabi naman daw sila. Nagtaka daw sila noon nang biglang napahinto si Tita Grace doon mismo sa mga ugat ng balete. Para daw kasing may nakita siyang gumalaw sa may sanga ng puno. Sinabi na ni Tita Maria na bilisan na lang daw nila sa paglalakad. Hinila daw noon ni Mama si Tita Grace. Madalas daw itong tulala at kung hindi pa raw ito hampasin o kalabitin ay hindi pa ito sasagot. Tinanong daw nila Tita Grace kung anong nangyari sa kanya. Wala raw itong maisagot. Nagkayayaan daw silang maligo pero si Tita Grace nagpaiwan. Hindi na siya pinilit pa ni na mama dahil baka masama ang pairamdam nito. Nung andoon na daw sila sa tubig, bigla naman daw tumayo si Tita Grace. Napansin daw ni na Tita Maria na parang wala daw ito sa sarili na naglalakad pabalik doon sa may puno ng balete. Nagtanungan pa raw sila kung saan pupunta si Tita. Baka daw iihi, sagot ng isa. Nagtawanan pa nga sila noon dahil baka manuno si Tita. Sinigawan pa siya ni Tita Maria na magtabi-tabi po. Pero hindi daw siya nilingon ni Tita Grace. Tuloy-tuloy lang daw ito sa paglalakad. Muli daw siyang tinawagan ni Mama at sinabihang huwag lalayo. Pero para daw itong walang naririnig. Tuluyan na daw sila nung nalibang kakalangoy at hindi na nila napansin na hindi pa nakakabalik si Tita Grace. Saka lang daw nila napansin nang magpa siya ng umahon. Agad niyang sinabi na hindi pa nakakabalik si Tita. Hindi naman daw noon kabisado ang daan, kaya imposibleng umuwi ito. Agad naman daw silang nagligpit ng mga dala at hinanap si Tita Grace. Natagpuan daw nila itong nakatayo doon mismo sa harapan ng puno ng balete. Nagulat pa raw ito nang huwakan siya ni Mama sa braso. Parang galing daw ito sa pagkakatulog dahil wala itong matandaan na naglakad ito papunta doon. Nabahala na nun si na Mama dahil parang simula pagdating nila sa ilog ay wala na sa sarili si Tita Grace. Nagkayaan nang umuwi nun dahil baka may dinaramdam daw talaga si Tita. Pagdating ng bahay ni na Tita Maria ay sinalubong sila ng nanay nito pero nilagpasan lang daw ito ni Tita Grace. Tuloy-tuloy daw itong pumasok sa loob ng silid. Hinayaan na lang muna nila para maapagpahinga. Nang maghapunan na ay pinuntahan siya ni na Mama at Tita Maria sa kwarto. Nagulat daw sila nang makita ang posisyon ni Tita. Nakatihaya daw ito at nakadilat ang mga mata. Titig na titig sa bubong. Nang maramdaman daw sila ay biglang tinampunan sila ng nanlilisik na mga tingin ni Tita Grace. Sabay pumikit daw ito. Nagtaka daw sila noon at nabahala sa inaasal ni Tita Grace. Tinawag na daw nila ito para kumain. Bigla daw itong dumilat at bumangon. Ni hindi daw sila pinansin at tuloy-tuloy lang sa paglalakad papuntang hapag. Doon na raw sila kinilabutan nang walang ano-ano ay sinalop ni Tita ng kanyang kanang kamay ang mainit na kanin at sa kaliwa naman ay yung ulam. Nagmamadali pa daw itong isubo ang dalawang kamay at pilit siniksik ang laman sa kanyang bunganga. Para daw itong baliw na gutom na gutom. Nang tangkain daw itong pigilan ni na Mama ay nagwala daw ito, kaya tumulong na rin ang mga pinsang lalaki ni Tita Maria. Kakaiba na daw ang kinikilos si Tita Grace, para na nga itong sinasapian. Dinala siya sa silid tapos ginapos dahil nananakit na ito. Kinalmot niya sa muka ang isang pinsan ni Tita Maria. Ang lakas daw ni Tita Grace. Nagsisisigaw ito at may lumalabas daw na kakaibang boses.
nahintakutan na rin pati ang nanay ni Tita Maria. Agad daw itong nagtawag ng pwedeng tumulong kay Tita Grace. Buti at may sumaktong dumating na kilalang albularyo. Nakikiramay daw ito pero ang sabi ni Tita Maria ay naramdaman daw nitong may mangyayaring hindi maganda sa bahay nila. Kaya agad daw nitong nilagyan ng dalang krus ang noo ni Tita Grace. Lalo daw itong nagwala. May dala rin daw na holy water yung albularyo. Sa pagtataka nila ay kumpleto daw ang dala nitong pangontra. Nabati at sinapian daw ng engkanto si Tita Grace. Ilang sandali pa noon ay tumigil na sa pagwawala si Tita. Bigla daw itong nanghina. Sa ngayon ay maayos na siya pero huwag niyo siyang hayaang mag-isa. Yun daw ang bilin sa kanila ng matanda. Nang maapagpahinga daw ay pinakain daw nila si Tita Grace. Bigla daw itong nagsalita ng bakit ang daming tao. Agad siyang nilapitan ni na Tita Maria. Tinanong pa siya ulit kung anong sinabi niya. Ang sabi niya, maraming tao daw ang naikiramay. Kinilabutan daw noon sina mama. Nagtayuan talaga yung balahibo nila sa batok at braso. Paano daw? Kasi halos iilan lang ang tao doon sa labas na naglalaro ng baraha. Maya-maya pa ay bigla na lang nag-hysterical si Tita Grace. Nagsisisigaw daw siya na huwag daw siyang kunin. Kukunin daw siya ng mga taong nandun. Kitang-kita daw nila ang takot sa mukha ni Tita Grace bago ito mawala ng balay. Muli raw bumalik ang albularyo. Sinabi nitong hindi titigilan si Tita Grace ng engkantong bumati sa kanya hanggat naroon sila. Kaya nalulungkot man noon ay umuwi na sina mama kinabukasan. May inaabot pa yung matanda na pangontra. Huwag daw yun ihihiwalay sa katawan ni Tita Grace. Bilin pa nitong muli siyang magpabinyag sa simbahan. Sinunod naman lahat ng yun. Kinwento kasi ni mama ang buong nangyari kay Tita Grace sa mga magulang nito. Ilang ulit pang dinala si Tita Grace sa albularyo hanggang sa tuluyan na raw siyang lubayan ng engkanto. Sa ngayon ay namumuhay naman daw siya ng matiwasay kasama ang pamilya niya. Minsan nga nakakasama pa namin si Tita Grace kapag lumalabas kami ni mama. Kahit pinagbabawalan na kami nung pumunta ni nanay, malayo na raw kasi yun at masukal at masukal pa ang daan. Buong araw akong nakahiga. Isang gabi noon ay naging balisa ang pairamdam ko. Madalas daw itong tulala at kung hindi pa raw ito hampasin o kalabitin. Nalaman naming mga kamag-anak nila yon. Pinakilala niya kaming lahat. Pinakilala niya kami sa lahat.